So, good morning mga karangkada. Kape muna tayo. Dahil wala tayong pasok ngayon, so vlog. Puro vlog ang gagawin natin ngayon. So, titingnan natin yung sa labas yung iba vlog natin. Tara. Yun. So, ito guys, yung iba vlog natin ngayon. Yung Click 150. Kunting review lang. Sa mga balak pa lang kumuha na itong motor na ito. Kunting review lang guys. Ibigay ko sa inyo. Okay. So guys, sa mga specs naman tayo, check natin kung ano yung mga specs ng Click 150 Game Changer kaysa dun sa naunang version niya, okay? So guys, umpisa muna natin ngayon sa manubela, okay? So dashboard. So guys, may mga indicator din siya, no? Sa right signal light, so magbibling yung ilaw, tapos sa left signal light. Hindi ako sure kung nakikita niyo ito guys eh. Tapos pag naka high beam kayo guys doon, tapos lock, meron din siya, engine, temperature, meron din siya. Tapos pag naka, meron din siya ng ano, switch logo ng ano, idling stop, okay? Tapos sa battery voltage, meron din siya. Sa alarm, nandito rin sa gilid yung alarm. So mag red light to pag naka alarm siya, okay? So guys, kagandaan sa kanya, may idling stop siya. So pag naka-set siya sa idling, okay, so ano lang siya, pag naka-hinto ka sa stoplight, hindi siya automatic, ano, mamamatay, okay? Pag naka-set naman siya, idling stop, yun, mas makakatipid ka sa gas kasi once na naka-hinto ka, mamamatay siya ng ilang segundo. So ang gagawin mo lang guys, pag namatay siya sa ilang segundo, tapos mag-go na, for example, nasa stoplight ka, pipigayin mo lang tong ano, revolution. So mag-i-start na siya agad. Okay. Siyempre guys, yung electric start, siyempre nandito sa bandang kanan. Okay. Okay, dito naman tayo sa left side ng handlebar. So mayroon siyang low tsaka high sa headlight. So ang busina niya guys, nasa gitna. Signal light. Left tsaka right. Okay.
Okay guys, so pagdating sa ignition naman, syempre, kilis siya, di ba? So may seat, sa ano lang siya, pag nakapatay, pupush mo siya pag ilalak, okay? Seat open, ito yan. Pag nakaano siya sa seat, i-open mo, dito mo lang siya. Yan. So ang kagandahan sa kanya mga karangkada, naka-radiator na rin siya. So pwedeng-pwede siya sa mga long ride, katulad ng ibang scooter. Okay. Sa gulong naman niya guys, sa rim size ng gulong niya 14, syempre scooter, tapos lapad niya 100, tsaka 80 yung taas niya. Ito sa rear, rear size ng gulong, okay? So punta tayo naman doon sa harap guys. So pagdating dito sa harap guys, ang lapad niya ay 90, hindi ko alam kung nakikita niyo, tapos 80 yung taas niya, and then 14 syempre yung rim size niya, okay? Ito sa harap to guys ha. Front tire size. So ang kagandahan sa masculine scoot na to, mayroon siyang combi brake. So ano bang ibig sabihin ng combi brake? So papakita ko sa inyo guys kung ano ibig sabihin ng combi brake. So papakita ko guys ngayon kung ano ibig sabihin ng combi brake, okay? So pag pinisil natin yung lever, preno sa likod, sumasabay yung preno sa harap. Okay? Ito guys. Ito sa inyo. Yan. Yan, pag pinipisil natin, mapipensin yung lever sa right side ng handlebar. Yung lever na pipisil niya rin pag pinipisil ko yung left side lever. Okay. So, mayroon siyang ESP o ang ibig sabihin ay Enhanced Smart Power. Bagong technology ng ano, Honda sa mga scooter. So guys, may nakalagay dito na PJM-FI. No? So ano kaya ang ibig sabihin nito guys? Ang pagkakaalam ko guys, ang ibig sabihin nito ay is the given by Honda to proprietary digital electronic fluid injection system for internal combustion engines with port injection. So, in Tagalog guys, ano ba ibig sabihin nun? Kayo na lang bahala guys kasi hindi ko rin alam. No? Ni-research ko lang to sa YouTube o kaya sa ano, Google. Okay? So mga karangkada, sa mga isang specs na itong kagandahan, mayroon siyang answer box system, okay? So kilis siya, ito yung remote niya. So pag nasa parking ka, at nakalimutan kung saan banda nakalagay yung motor mo, so ito yung kagandahan guys. Ipindutin mo lang itong ano niya, answer box system niya. Okay, malalaman mo agad kung saan banda nakapark yung motor mo, lalo kung marami kang katulad ng motor o kaya ganyan din kulay. Pindutin natin mag-alarm siya. Yan. So, yun mga karangkada, bago matapos ang lahat, titest drive natin siya. Okay? So, check natin kung maganda yung performance niya. Tsaka bago pala ang lahat, mayroon din pala siyang built-in alarm, no? So, safe pa rin siya. Hindi mo papakabit ng ano, mga alarm. Okay, so test drive natin guys. Let's go. So napansin ko guys, pag paalis ka pa lang, unang pisil mo sa senador, medyo may vibration kang mararamdaman. Okay. Oops. Pagdating ng mga 30, so mga mawawala na siya. 30 km per hour mawawala na siya. Iikot natin siya dito sa village. Doon na lang sa labas. Yun o, may vibration siya pag pipiga ako. Yan, wala na siyang vibration. Mawawala. Napaka smooth. Mag 1 year na to sa utol ko, pero napaka smooth pa rin. Takbo niya guys. Yun. Doon natin biritin sa ano. Wala masyadong sasakyan. Dito medyo wala na masyado sa akin dito eh. So pagdating ng 60, wala na talaga, napaka smooth nya, walang vibration.
hanggang ano lang siya, 0 to 30 kilometer doon mo pa lang siya maroon na. Pero 30 kilometer pa taas na yung takbo mo, wala ka nang mararamdang vibration. Okay. So guys, andito na tayo sa bahay. So yun naman ang masasabi ko guys. Sana nakatulong ako sa iyo. At kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Ride safe!